Hindi raw kompleto ang pagsalubong sa bagong taon kung walang pampaingay. At isa na nga diyan na ginagamit ay ang mga paputok. Ating kumustahin this morning ang demand at supply nito kasama si Ma'am Leia Alapide, ang President ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated mula Bulacan. Magandang umaga, Ma'am Leia, at welcome sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning din po sa mga manonood ng Good Mornings dito sa GMA. Pasasalamat po ako at nabigyan niyo kami ng atensyon itong taon po na ito. Kumusta naman po ba ang paghahandaan natin for New Year dyan? Okay, ang mga tindahan po ay handang-handa na sa pagtitinda dahil example namin sa Bukawi, lahat po ng mga workers namin ay bakunado po, fully vaccinated po. Pinabakunahan po namin sila sa tulong po ng aming mga local executives. Binigyan po kami ng special lane para lang po mapanatili na maganda yung pagtanggap namin dahil bakunado na po lahat ng empleyado po na tatanggap ng mga customers. At ito nga po, Ma'am Leia, palagi pong highlight ng bagong taon ang maiilaw na paputok at mga pailaw. Kumusta ho ba yung demand ng bentahan nito ngayong papasok ang 2022? Marami naman po kumpara last year. Marami po talagang naghahanap ng mga pailaw dahil nga po sa ating tradisyon at doon na rin sa pag-iisip nila na sana sa siguro sa pagpapailaw nila mawala rin po yung COVID. Yun po yung mga words nila when they come to our stores. Napapuputukan daw nila yung COVID. Pero mas maganda ho ba yung demand ngayon kumpara last year? Kasi syempre, last year kasagsagan ng pandemya po, di ba? Disyembre, medyo alanganin pang mga tao kung bibili or hindi. Ngayon ho ba? Mas maganda ho ba yung demand? Yes po. Napakaganda po ng demand dahil nga po sa kasabikan po nila na magpailaw dahil po last year talaga pong limited yung mga areas na nagsindi po ng mga fireworks. Pero ano-ano ho ba yung pinaka-in demand na paputok at pailaw natin ngayon? Kasi I understand, meron din kayong mga kinoconsider na ganun eh, yung mga mabili versus sa hindi masyadong mabili. Okay, yung mga fountains po talagang mabili po yon. At yung mga cuties din po, mabili. At yung mga sawa, yung pong change po na mga paputok, yung sunod-sunod po kung maririnig ninyo. Opo. Ayun po, mga in-demand po. At of course po, yung mga usual na aerial, fireworks, marami pong mga gustong bumili rin po noon. Meron ho bang pagbabago sa presyo ng paputok at pailaw, Ma'am Leia? Opo, nalulungkot man kaming ibalita pero talaga pong tumaas dahil gawa na rin po ng mga chemicals na ini-import po dahil talaga naman pong uling lang naman po ang meron tayo dito. So yung mga chemicals po na nanggagaling sa ibang bansa, talagang mahal naman po talaga. Anyway, ano naman po Ma'am Leia mga paalala natin sa ating mga kapuso sa North Central Luzon sa pagbili at paggamit nila ng mga paputok at pailaw? Okay po. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagdalo kung sakasakali. At sana po, yun palang pag-umpisa na pakikipag-usap doon sa mga nagtitinda. Pakinggan din po natin yung mga instructions ng mga nagtitinda kasi po, nasabihan po namin sila na huwag pong kalimutan bigyan ng paalala ang bawat mamimili patungkol po sa paraan ng paggamit ng mga produkto. So minsan din po kasi na-encounter namin yung alam na po namin yan, yung mga salita po na yon. At kung minsan hindi na po naitutuloy ng tao yung gustong paalala sa inyo, so sana po pakinggan din natin sila. Dahil po, yung safe po na pagpapaputok ay dagdag merito po para sa amin dahil kung maganda po yung ating pagsisindi nitong New Year ay talagang benepisyo po para sa aming industriya yon. So sa pagbili naman po, pinapakiusap namin na sana po yung mga legal na fireworks or firecrackers lang po ang ating bilhin at iwasan na po yung
piccolo, mga pop-up at mga malalaking triangulo na pinagbabawal na po noon pa man. Ma'am Leia, thank you so much. At syempre, we honor you sa pagbibigay ng serbisyong buong puso para sa Pilipino. Mag-ingat po kayo. Thank you. Diyan lang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.